mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa. Hatid sa inyo na Moment of Romance. Minsan, ang pag-ibig ay hindi mo alam kung kailan o saan ka tatamaan. Kung minsan naman, akala mo ang matagal nang tapos na ay may continuation pa pala. Hindi rin pala nasusukat sa tagal ng panahon ang matagumpay na samahan ng bawat mag-partner. Dahil kung talagang para kayo sa isa't isa, walang magagawa ang lahat para hadlangan kayo. Dear Moment of Romance, magandang araw sa lahat ng inyong mga tagapakinig. Nais ko lang ibahagi ang aking kwento, hindi para mahusgahan. Pagkos ay kapulutan ng aral ng inyong mga listeners. Itago nyo na lang ako sa pangalang Reyna Lynn. Tubong Iloilo, 37 years old at hiwalay na sa asawa. May tatlo kaming mga anak. Tulad ng iba, hindi rin naging successful ang pagsasama naming mag-asawa. Kaya nauwi rin kami sa paghihiwalay. Ganun pa man, naging maayos naman ang paghihiwalay namin. Nagsusustento naman ang asawa ko sa mga anak namin. Kahit may sarili na rin itong pamilya. Dahil sa kinailangan ko na rin magtrabaho para may pangsuporta sa sarili ko at sa mga anak ko, nagpa siya akong magbaka sakali sa Manila para doon makipagsapalaran. Iniwanan ko muna ang mga anak ko sa mga magulang ko para na rin may ipangsuporta ko sa kanila. Tinulungan ako ng isa kong kaibigan para makahanap doon ng trabaho. At maswerte naman akong napasok sa isang pabrika ng mga papel. Naging madali naman ang trabaho ko doon. Pero hindi nga lang sapat ang kita dahil nagbabayad pa ako ng inuupahan naming bahay. At halos lahat ng kinikita ko ay ipinapadala ko lang din sa nanay ko, pampaaral ng mga anak ko. Kaya nang matapos ang kontrata ko, lumipat ako ng trabaho bilang waitress sa isang fast food. Maayos naman ang naging trabaho ko doon at halos araw-araw ay nakakatanggap kami ng mga tip. Kaya nagtiyaga na ako sa trabahong yon. Dahil sa tingin ko naman ay nakararaos ang sahod ko sa pang-araw-araw. Isang araw, nagpalit ng mga staff ang bawat branch ng aming pinagtatrabahuhan. Kaya nireshuffle kami. Hindi naman ako nailipat ng ibang pwesto. Pero ang mga kasama ko ay napalitan. Noon ko nakilala si Mark, isang waiter din sa fast food na pinagtatrabahuhan ko. Una ko pa lang siyang makita ay naging malapit na ang loob namin sa isa't isa. Palibhasa ay palabiro ito. Madalas niya akong binibiro kahit pa may edad ako sa kanya. Nalaman ko rin na binata ito kaya naging malapit talaga kami sa isa't isa. Nang matapos ang shift namin, nagulat pa ako nang tanungin niya ako kung pwede daw ba niya akong ihatid pa uwi. Ha? Bakit? Pagtataka kong tanong sa kanya. Wala naman. Gusto ko lang nang makakausap. At syempre, para mas magkakilala pa tayo, wika naman niya sa akin. Pumayag naman akong ihatid niya. Masaya naman akong kasama ito, lalo na't palagi niya akong napapatawa. Habang naglalakad naman kami noon, ay panay din ang kwentuhan namin. At wala naman akong inilihim sa kanya tungkol sa aking pagkatao. Mabilis lumipas ang araw hanggang sa naging magkaibigan kami ni Mark.
Madalas na rin niya akong inihahatid sa inuupahan kong kwarto. At isang araw nang hindi ko inaasahan na magtatapat ito sa akin ng kanyang nararamdaman. Reynaline, gusto ko lang sanang sabihin na mahal na kita. Sana bigyan mo naman ako ng pagkakataon na mahalin ka. Wika nito sa akin. Nagulat naman ako sa sinabi niya. Kaya imbes na sagutin ko siya, ay mahinang tawa ang lumabas sa aking bibig. Nagbibiro ka ba, Mark? Tingnan mo nga itong sarili ko. Una, mas may edad ako sa'yo. Tapos may asawa at anak na ako. Kaya bakit ako? Tanong ko dito. Bakit hindi ikaw? Unang-una, hiwalay naman na kayo ng asawa mo, di ba? At saka, mapipigilan ko ba itong nararamdaman ko sa'yo kung ikaw ang talagang tinitibok? Tugon naman niya. Pero Mark, marami ka pang mas makikilala at mas ligit sa'kin. Binata ka, kaya wag mong sayangin ang pagmamahal mo sa'kin. Sabi ko pa sa kanya. Hindi sa'kin mahalaga kung may asawa ka pa o mga anak. Ang mahalaga sa'kin ang pagmamahal mo. Kaya kitang ipaglaban kahit kanino man. Dahil naman sa sinabi niyo ni Mark ay napa-oo ako nito. Sa pangalawang pagkakataon ay nagmahal at nakipagrelasyon akong muli. Hindi naman naging madali para sa amin yon. Dahil both side ng aming pamilya ay against sa aming relasyon. Pero tulad ng sinabi ni Mark, ipinaglaban nga ako nito sa mga magulang niya. At napagdesisyon na naming mag-live-in muna. Nagsama kami ni Mark sa Manila. Habang pareho kaming nagtatrabaho, naging maayos naman ang samahan namin. Kahit pa alam naming galit pareho sa amin ang aming pamilya. Ganun pa man, hindi naman ako nakakalimot sa aking mga anak at patuloy ko pa rin pinadadalhan ang mga ito. Sa paglipas naman ng panahon, tulad ng ibang magkakarelasyon ay dumaan din kami ni Mark sa pagsubok. Nandiyang nag-aaway kami dahil sa nagseselos ang isa. O hindi naman ay nagtatalo na rin kami dahil sa pera. May time pa nga na muntik na kaming mauwi sa hiwalayan. Pero dahil mahal talaga namin ang isa't isa, naayos rin namin ang aming relasyon. Tumagal din ang relasyon namin ni Mark ng 8 taon. Akala ko nga kami na talaga in the end. Lalo na nang matanggap na rin kami ng aming pamilya. Pero nang mawalan kami ng trabaho ni Mark, doon kami parehong nahirapan. Nagpasya akong magpunta ng ibang bansa. Pero si Mark ay ayaw akong bayagan. Pinapili pa niya ako. Na pag umalis daw ako ay kalimutan ko na siya. Pero Mark, ilang years lang naman akong mawawala. Kailangan ako ng mga anak ko. Kailangan ko silang buhayin at suportahan. Paliwanag ko dito. Bahala ka, Reynaline. Oras na tumuloy ka, kalimutan mo na ako. Kalilimutan na rin kita. Tugon naman ito. Nang mga oras naman yon ay hindi ko alam ang gagawin ko. Ang hirap kasing mamili between sa kinabukasan ng mga anak ko at kay Mark. Pero nakagawa ako ng isang desisyon. Mas pinili kong umalis at iwanan si Mark. Kaya nga ilang buwan din nang matuloy ako sa Middle East. Pero kapalit naman noon ang paghihiwalay namin ni Mark. Sa unang pagkakataon, natuto kong mag-isang muli. Dahil simula nang maging kami ni Mark, ay halos umikot ang mundo ko sa kanya. Pinilit ko na lang kalimutan si Mark. Kaya iginugol ko na lang ang panahon ko sa pagtatrabaho. Nagsumikap ako at piniling lumayo para sa kinabukasan ng mga anak ko. Makalipas naman ang 3 taon, umuwi ako ng Pilipinas. Nabalitaan ko namang nag-asawa na si Mark. Hindi ko naman alam kung ano ang mararamdaman ko. Akala ko kasi na okay na ako at nakamove on na dito. Pero triple pa rin ang sakit na nararamdaman ko
Dahil sa tagal naming nagsama ni Mark, ganun lang kami kadaling nagtapos. Isang araw, habang ako ay nasa bahay namin, pinuntahan ako ng aking mga kaklase nung high school. Ibinalita lang ng mga ito na magkakaroon daw kami ng class reunion. At sana daw ay umattend ako. Total naman, hindi pa ako nakababalik noon sa ibang bansa. Kaya nagpasya akong pumunta para na rin makita ko muli ang iba kong mga kaibigan at kaklase. Halos 20 years na rin kasi kaming hindi mga nagkikita. Kaya hindi ko na sinayang ang pagkakataon na yon. Pumunta ako ng reunion namin. Agad ko namang nakita ang mga dati kong kaklase, maging ang ex-boyfriend ko noon na si Eric. Ibang-iba na siya sa Eric na kilala ko noon. Ang dating patpatin ay malaki na ngayon ang pangangatawan na tila nag-gym pa. Hindi naman ako nakaiwas dito. Kaya kahit naiilang pa rin ako ay nakipagkwentuhan pa rin ako sa kanya. Kamusta ka na, Reynaline? Long time no siya. Wika nito sa akin. Oo nga, ang tagal na rin ng huli tayong magkita. Ibang-iba ka na nga ngayon eh. Tugon ko naman sa kanya. Ikaw naman, lumaki lang naman ang katawan ko pero ganito pa rin ako. Pagbibiro niya. Ilang oras din kaming nagkwekwentuhan ni Eric hanggang sa nagkakuhanan na ng number. At nang medyo mag-umaga na ay nagpaalamanan naman na kami sa isa't isa. Isang linggo makalipas ang reunion namin ay bumalik na ako sa ibang bansa. Naging busy naman na ako sa trabaho ko. Pero nagulat na lang ako isang araw nang mag-message sa akin sa FB ko si Eric at nangangamusta ito. Nireplyan ko naman siya at nagtagal din kaming magka-chat. Nalaman ko na pareho pala kaming hiwalay nito sa asawa at nagtatrabaho rin siya sa ibang bansa. May anak si Eric na isa pero nasa magulang daw niya ang anak niya dahil may iba na ring asawa ang asawa niya. Hindi ko naman inaasahan na mahuhulog muli ang loob ko dito. Kahit lang sa chat o video call kami muli nag-uusap. Inamin rin ito sa akin na hanggang ngayon daw ay mahal pa rin niya ako. Hindi naman ako makapaniwala. Dahil sa tagal ng panahon na nagkahiwalay kami ay nandun pa rin pala ako sa puso niya. Halos araw-araw ay magka-video call kami. At inamin ko na rin na mahal ko pa rin pala siya. Magkalayo man kami ni Eric ay muling nadugtungan ang naputol naming relasyon noon. At kahit na long distance relationship kami ngayon, ina-enjoy na lang namin ni Eric kung ano ang meron kami sa ngayon. Hanggang dito na lang ang aking kwento. Sana po ay naging inspirasyon sa inyo ang kwentong ibinahagi ko. Lubos na gumagalang, Reynaline. Maraming salamat po sa pakikinig. Shout out po muna sa mga nag-comment sa mga nakaraang videos. Sana po ay may napulot kayong aral sa story ng ating sender. Naway na inspire kayo sa story na napakinggan nyo. Para lagi po kayong updated sa mga new videos, huwag kakalimutang mag-subscribe at hit ang bell button sa aming channel. At sa mga listeners na gusto ibahagi ang kanilang kwento ng buhay, maaari nyo ipadala ito sa aming email address na momentofromance25@gmail.com.